This video, ipapakita ko kung paano gumawa ng PC server at PC client para sa mga naka-hard disk setup lang. Gamit ang GCafe console or GCafe updater. So kung di mo pa napaparad yung video na yan, ilalagay ko na sa may description box yung links. O kaya ikakard ko na lang dito sa may bandang taas. Yung video na yan is about sa traditional setup na may server. Commonly kasi, lahat ng mga traditional setup is manually nila ina-update yung kada client sila. So manual nila ina-update kada PC or kada client, isa-isa nila ina-update. Ganong karaniwan ng mga setup, ng mga traditional setup. Isa-isa nila ina-update yung bawat PC nila. For example, mag-update ako ng Crossfire. I-update ko yung PC 1, i-update ko yung PC 2, i-update ko yung PC 3. Ganon karaniwan sa mga traditional setup. Pero sa case ko, gumawa ako ng traditional setup na may server. Isa sa mga naisip ko kaya gumawa ako ng ganun. Una-una, ilan lang yung units? 8 lang yung units. Tapos hindi ko na siya kailangan i-disless dahil 8 lang yung unit. So, ang advantage nito sa disless is kahit nakapatay yung server, pwede tumakbo yung mga client. Kung i-compare mo siya sa mga naka-disless setup, ang disless setup kasi is kailangan nakabukas yung server para gumana yung client. Pinagkaiba nila is ito, kahit nakapatay ang server, gagana yung client once na na-update mo na yung server. So, ang purpose lang ng server para lang ma-update yung mga online games. So, yun ang trabaho ng server ng hard disk setup. So, isa sa mga dahilan kaya naisip ko yung ganun. Kasi naka-profit sharing ako. It means, hindi sa akin yung pwesto. Nakikipwesto lang ako. So, profit sharing, naghahati lang kami sa kita. So, paano ko ba ma-update yung laro nang wala ako doon, na hindi ako nagbabantay? So, ina-update ko siya through remote para ma-update ko yung mga laro. Isa sa mga example ko ngayon, ipapakita ko kung paano i-update yung Roblox na game sa server papunta sa may client. So, gusto nyo na mapanood? In 5, 4, 3, 2, 1! Okay, huwag na natin patagalin to. Unahin na natin kagad yung server. So, dito tayo sa server. Okay, unang-unang gagawin natin, install na natin muna yung Hardlink Shell Extension or Link Shell Extension. So, FYI lang muna bago tayo mag-start. Ang server na ginagamit ko rito ay Athlon 2X4. So, hindi siya ganun kataas, hindi siya ganun ka-powerful. Pero, kinabitan ko siya ng graphics card kasi yung onboard neto, hindi ganun kataas. Hindi supported niya yung Rules of Survival. Hindi niya ma-open. So, kailangan ko pang kabitan ng graphics card para lang mabuksan ko yung Rules of Survival para lang ma-update ko siya. So, yun lang kasi ang purpose lang talaga nito is para i-update ng inyong games sa server at itulak niya sa may client. Compare mo sa mga naka-disless setup, kailangan mo talaga gumamit ng powerful na PC para mapatakbo niya yung client na maayos. Much better kung mas mataas. So, unang-una ang gagawin natin, install lang natin muna itong Link Shell Extension setup. So, after nyan, pagkatapos nyan, mag-download muna kayo ng Roblox. After nyo ma-download yung Roblox, install nyo na siya. Karaniwan ng Roblox, pag nag-install siya, bumabagsak siya sa program files. Okay, pag naka-64-bit ka, automatic sa may program files, sa may 64-bit. So, doon mo siya hanapin, or open file location mo na lang, doon siya babagsak. Ito siya. Andito siya sa may program files, sa may folder ng 32-bit. So, open nyo lang siya rito. Then, yung gagawin nyo, i-cut nyo lang siya. Right-click nyo lang, then i-cut nyo siya. Huwag nyo siya i-copy, kailangan i-cut nyo siya. So, para mawala siya. Kasi ang purpose ng cut is para mawala rin siya kagad. Kung naka-disless setup ka naman, so pumunta ka sa my game list. Sa akin naman, pupunta naman ako dito sa online games ko kung saan magkakasama yung mga online games. Kasi ito lang naman ang online games sa karanin mo nilalaro. Okay? Right-click ko dyan, then i-paste ko. Fast-forward tayo. Okay, pagtapos niya, balik tayo sa may program files. After niyan, wala na siya rito. So, gamitin natin, balik tayo sa may drive E or sa may pinaka-game disk natin kung saan natin pinaste yung Roblox natin ulit. So, ang gagawin natin is right-click lang natin yung Roblox, then click lang natin yung pick link source. So, click lang natin yan. Then, after niyan, balik tayo sa may drive C ulit. Sa program files, right-click lang natin yan kung saan bumagsak yung default install yung Roblox. So, dito yan sa may program files, sa may 32-bit. So, ang gagawin natin, right-click, drop as, at saka sa symbolic link. Okay, click lang natin yan. Kung mapapansin nyo,
dito na siya kasi nagkaroon siya ng parang shortcut folder. So, okay. Gawin natin, i-minimize natin. Burayin na natin to. So, hindi natin kailangan yan. Pati yung ano niya, hindi natin kailangan. So, next, punta tayo sa may Drive E, sa may Game Disk. Try natin kung mag-open yung Roblox. Para niyo kasi sa Roblox, pag nilipa mo siya ng folder, pag kinilik mo, nag-i-install siya. So, dapat ito, hindi siya mag-i-install. Basta, in-open ko na siya, kailangan mag-tutuloy-tuloy na siya. Wala na siyang installation na lalabas. Okay. So, ayan, nag-diretso na siya. Agad. Hindi na siya nag-install. Para naman pag binabago mo ng folder yan, nag-i-install yan. So, ayan, nag-open na siya. Pwede na siya ang laruin. Okay, close na natin. Nag-out na natin. Okay. So, ayan. So, working siya sa server. It means, okay na siya. So, ang gagawin naman natin, kung naka-disless setup ka naman, ang gagawin mo, kailangan mo muna i-super yung client mo, kailangan mo rin install Hardlink Shell Setup. Before yan, dahil naka-traditional setup ako, meron ako ginagamit na GCafe console para iba to yung games papunta sa my client. Kung napanood nyo yung first video or second video ko, o yung intro ko, andun yung kung paano ko siya sinetup. So, dahil online game siya, kakabit ko sa online game. Launcher niya. Okay. Sa server ko na siya. Nakakabit na rin siya sa mga sa GCafe console. Ito yung magtutulak ako sa client. Okay? Ngayon, nakapatay pa yung client. Kaya magbubukas tayo ng client para mag-open. So, ayan, pabukas na yung client. Ito yung server sa harap ko. At ito naman yung client sa may bandang kaliwa ko. Okay? So, ayan, pabukas na yung client natin. At napansin nyo. So, ayan, bukas na yung client natin. Kung mapapansin nyo, wala pa rin itong Roblox. Saan? Wala pa yung Roblox. So, wala pa yung Roblox dito. Ayan, wala pa. Kung naka-diskless setup ka, ang gagawin mo muna is super mo muna yung client mo, tapos gawin mo to. Ang gagawin mo lang dito sa client is i-install mo lang yung Hardlink Shell Extension. Kung paano mo siya i-install sa server, so ganun mo lang din siya i-install dito sa client. Pero dito sa client, ang i-install mo lang is yung Hardlink Shell Extension. Ignore mo lang yan. Close. After mag-pop yung link, close yun lang siya. Then, after naman, buray nyo na to. Okay? Yan natin kailangan yan. So, ang gagawin na lang natin, kung naka-disless setup ka, mapapansin mo na kagad dito yan. Okay, sa pinaka-game disk mo. Kaso nga sa case ko, hindi ko pa siya pinupush from client. Sa server naman, andito pala siya sa server, itutulak ko muna siya sa client. So, gagawin ko lang dito. Push ko lang. PC, nakita ko yung update. Ayan, nandito na yung Roblox ko sa client. Ang gagawin ko, i-right click ko lang din siya kung paano ko ginawa sa server, ganoon din ang gagawin ko sa client. So, ang gagawin ko, i-right click ko lang siya, i-click ko yung pink link source, then balik ako sa my
kung saan naging install default yung Roblox. So dito ngayon sa program files, so right click ko lang yan, or dito na lang, right click mo lang dito, then drop as link, symbolic link. So mapapansin nyo, andito na siya. So, kung naka, ngayon, kung meron kang game menu, sa game menu mo, example, dito sa game menu, pwede mo siya ilagay dito. Ito, gawa dito ni Boss Salde. Salamat sa iyo, Boss Salde, sa napakaganda mong game menu. Napakinabangan ko, napakatagal. Click mo yung all the games, tapos i-drag mo yung games ng Roblox. So, ito yun, online. Attention. So, then beta. Roblox, dapat to, pag inopen natin yung Roblox, gaya sa server, hindi na siya mag-install. Kailangan to, diretso na, parang ganyan. Dumaretso na siya, nag-diretso, open na siya, hindi na siya nag-install. So, okay? Try natin ulit i-open. Para sigurado. Gateway. Hindi in-open. Maglalabas yan. Starting na siya. Hindi na siya nag-install. Okay? So it means, okay siya. So ayan na siya. So hanggang dito na lang mga boss. Hanggang sa muli. Yo!